Ciao Raga! Musta Raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, arin na yung continuation ng vlog na are. Kung po pwede na maglavoro at maasunto sa lavoro kahit na expired ang sojourno habang nagre-renew ka o kaya naman ay nagre-request ka at retributa lang ang meron, papaano naman kapag ka uuwi ng Pilipinas o magbabiyahe? Pagkaga nag-renew ng permesso di sojourno habang retributa pa lang ang iyong hawak at habang naghihintay ka pa ng retiro ng bagong sojourno, pwede ga na ikaw ay magbiyahe at makauwi sa Pilipinas? Ang sagot Raga ay pwede. Pero dapat mo munang malaman kung ano ba yung dapat mong gawin at dapat mo rin malaman kung alin naman ang dapat mong iwasan para na sa gayon ay makakabalik ka din sa Italia ng walang hasil. Papaano naman kapag ka magbabiyahe ka tapos may kasama ka na anak mo na below 14 years old, minor pa, ano naman ang dapat na gawin? Plus, kung halimbawa naman na naabutan ka ng expiration ng iyong permesso de sojourno na ikaw ay nadoon pa sa Pilipinas, pwede ka pagang makabalik din sa Italia? Ang detalye Raga, daw po na sigla, partiamo! Ang isang estranyero din sa Italia na kung saan ay valid ba yung kanyang permesso di sojourno o kaya naman ay karta di sojourno, obviously, walang problema kung siya ay magbabiyahe pauwi doon sa kanyang country of origin at pabalik din sa Italia. Pinapayagan din na ikaw ay makapagbiyahe, makapunta ka doon sa mga European countries na kasama na part ng Schengen area. Pwede kang mag-stay doon, pwede kang pumunta, basta hindi ka lang lalampas ng 3 months. Pero kung sakali naman na pupunta ka doon sa isang European country na hindi parte ng Schengen area, kailangan na i-verify mo muna kung kailangan ka doon ng entry visa o yung transit visa pagka ikaw ay pupunta doon. E paano naman pagka expired na ang permesso di sojourno? Pinapayagan din na makapagbiyahe papunta sa iyong country of origin at makabalik din sa Italia kahit na ikaw ay nagre-renew ng iyong permesso di sojourno at retributa pala ang naggaling sa posta ang meron ka. Sa official website ni Pulizia di Stato ay ariyan sabi, yun daw mga estranieri na naghihintay ng renewal ng kanilang permesso di sojourno can leave and re-enter Italy by presenting only the receipt from the Italian post office. Yung retributa galing sa posta kapag ka nagpasok at doon ng kit for renewal, pwede yon. The said receipt certifies that application for renewal of their permesso di sojourno or carta di sojourno has been submitted. Diyan din sa webpage na yan ay madadownload ang circulare na are. Yan yung legal basis Raga ng content ng vlog na are. Kung gusto mo ng kopya ay madadownload mo yan dyan o kaya naman ay punta ka doon sa description sa baba, nilagay ko ang link doon. Important info to be noted, pwede lang magbiyahe pa uwi mula Italia papuntang country of origin, example tayong Pilipino, pa uwi ng Pilipinas pero hindi pwedeng pumunta, hindi pwedeng dumaan o mag-stop over man sa ibang European country kahit nakasama pa sa Schengen area. Para makabalik ka ng legal at walang hassle din sa Italia, are ang mga dadalhin sa pagbabiyahe mo. Una, valid passport or any other equivalent identity document. Padalawa, yung retributa galing Poste Italiane for the application for renewal ng iyong permesso di sojourno o carta di sojourno. Patatlo, copy or original na permesso di sojourno which has expired and which has been requested to be updated. Yun naman naghihintay pa lang ng primo sojourno kahit na yan ay per lavoro subordinato, autonomo or per motivi familiari bukod sa retributa at valid na passport mo dahil nga first time mo pala ang mag-apply ng permesso di sojourno kaya dapat ay dadalhin mo din yung visa na naibigay sa iyo prima para ikaw ay makapasok sa Italia. So dadalhin mo rin yung visa na ibinigay sa iyo sa pagbabiyahe mo kung ikaw ay first time pala ang na nagpa-process ng permesso di sojourno. Just in case na yung visa mo eh pwede na sa Schengen area, hindi, pwede kang dumaan doon. Kung hindi naman, o kaya naman ay na-expire na yung visa mo, alora, huwag kang dadaan sa Schengen area. Pagdating naman sa may mga anak na below 14 years old, yung mga minors na 14 years old below, sabi sa sito din ni Pulizia di Stato,
ang mga may anak na minor na below 14 years old na expired ang sojourno at retributa lang din ang meron, pwede din silang magbiyahe. Kaso nga lang, dapat pa nakumuha ng permiso de sojourno provisorio doon sa kwestura yung kukunin, pero limited lang ang validity niyan. Ang permiso de sojourno provisorio ay isang dokumento cartaceo na nag-aalaw sa estranyero kasama ang kanyang filii minoreni na magbiyahe, kasama siyempre yung ama o kaya yung ina, papuntang country of origin at pabalik sa Italia. Yan ay may maximum validity na 90 days laang. Kaya kung uwi ka ng Pilipinas at meron kang kasama na anak mo na below 14 years old, hindi sapat na retributa lang ang iyong dadalhin. Dapat na kumuha ka nung permesso di sojourno provisorio doon sa kwestura para sa gayon ay makakabalik kayo ng payapa din sa Italia. Aray ang mga documents na kailangan, yan ang mga dadalhin mo pagka ikaw ay kukuha ng permesso di sojourno provisorio. Na andyan din yung mga documents na kailangan para doon sa anak na below 14 years old. Oraga, ngayon pa lang ay umaasa na ako na ang information na ito ay nakatulong sa iyo. Before we move on, pag-usapan natin yung sunod na topic, ay magpapasalamat muna ako at gusto kong i-shout out si Raga Aimee at saka si Raga Jean Vlog dahil doon sa regalo na super thanks sa akin. Raga Aimee at saka Raga Jean Vlog, maraming salamat sa regalo mo sa akin. Raga, baka gusto mo rin akong tulungan at regaluhan, pwede mo rin akong padalhan ng super thanks. Madali lang naman yan, i-click mo lang yung super thanks icon. Maraming salamat sa iyo, Raga. Ngayon naman ay sagutin natin yung tanong ng iba. Ang aking permiso de sojourno ay na-expire at ako ay nasa Pilipinas pa. Pwede pa ga akong makabalik sa Italia? Kung po pwede, ano naman ang aking dapat na gawin? Ang sagot sa unang tanong ay pwede ka pang makabalik. Nasa legge italiana na within 60 days ng expiration ng permesso di soggiorno, pwede ka pang bumalik. Halimbawa, January 30, na-expire ang iyong permesso di soggiorno, tapos nandun ka pa sa Pilipinas. Kailangan, within 60 days after ng January 30, ikaw ay makabalik na din sa Italia. Pero huwag agad subito bibili ng ticket ha, kasi meron ka pang dokumento na dapat na i-provide, meron ka pang dapat na gawin. Para makabalik din sa Italia, pupunta ka muna doon sa Italian Embassy, doon sa Maynila, para ikaw ay mag-apply at kumuha noong tinatawag na re-entry visa. Kailangan din sa pagkuha ng re-entry visa, meron kang sapat na dahilan kung bakit ka ikaw ay babalik pa din sa Italia. Example, baka ikaw ay may lavoro pa, so ipapakita mo yung kontrato di lavoro mo. O kaya naman ay nandito ang iyong pamilya, so kailangan mo talagang bumalik dito sa Italia. Pagpunta mo doon sa Italian Embassy, syempre dadalhin mo ang iyong valid na passport at saka yung na-expire mo na sojourno. Magdadala ka rin ng supporting documents para doon sa dahilan kung bakit ikaw ay babalik sa Italia. Tapos ang magiging flow niyan ay ipaprocess yan ng Italian Embassy. Okay, i-verify, i-check yung mga documents na sinabit mo, and then hihingi sila, kukuha sila ng authorization mula sa isang kwestura, and then kapag ka-positive yung outcome, mabibigyan ka na ng re-entry visa. Tapos makakabalik ka na dito sa Italia. Pwede ka na bumili ng ticket. Pwede ka rin dumaan doon sa mga Schengen area. Kailangan lang, once na ikaw ay nakabalik na din sa Italia, within 8 days ng iyong pagdating, kailangan na i-process mo na agad yung renewal nung na-expire mo na permesso di sojourno. E paano naman kung lumampas na ako doon sa 60 days na palugit? Halimbawa ay 6 months na ako sa Pilipinas, expired ng aking sojourno, o kaya naman isang taon na, o kaya naman nahigit pa, ibig sabihin Raga ay hindi ka na pwedeng mag-apply pa ng re-entry visa. Mapwera na lang dito sa dalawang senaryo na kung saan ay kahit na lumampas ka doon sa 60 days, ay pwede ka pa rin mag-apply ng re-entry visa. Una dyan ay kapag ka ginampanan mo yung iyong military obligations doon sa iyong country of origin. Pangalawa, kung halimbawa naman na kaya hindi ka agad na nakaalis ng Pilipinas, kaya hindi ka agad nakabalik sa Italia, ay dahil doon sa serious health condition. Halimbawa, nagkaroon ka ng malubhang sakit. O kaya naman, kung hindi ikaw ang nagkasakit, yung asawa mo baka nagkasakit. O kaya yung iyong mga magulang. O kaya naman, ay yung anak mo na sa Pilipinas, sila yung nagkaroon ng malubhang sakit, kaya hindi ka nakabalik. Dahil diyan, pwede ka pa rin mag-apply ng re-entry visa kahit na lumampas ka na doon sa 60 days. Doon sa parehas na cases na yan, doon sa dalawa nating binanggit,
kailangan yung mga documents na binanggit natin kanina, yan pa rin yung iyong dadalhin sa Italian Embassy para makapag-apply ka ng re-entry visa. Plus, yung supporting documents na nagpapatunay na halimbawa ikaw ay nag-military o kaya naman ikaw ay nagkasakit o kung sino man doon sa iyong pamilya, kailangan dadalhin mo din yan sa pag-apply ng re-entry visa. Kaya raga, kung gayaan ng iyong sitwasyon, maigi na pag-arali mo ng maigi. Baka sakali kasi na ikaw ay qualified pa at ikaw ay pwede pang mag-apply ng re-entry visa para makabalik ka din sa Italia. Huwag agad-agad magdidesisyon na magbabayad agad o kaya maglalabas ng pera, magbabayad agad ng libo-libo, kasi sabi ng iba, kailangan daw na ipipetisyon ulit para makarating at makabalik ulit din sa Italia. Oraga, umaasa ako na nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Nakapagbigay ako sa iyo ng importante na information. Baka sakali na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana matulungan mo din ako. Sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, pilihin mo yung all para wala kang mamimiss na mga videos. Palike na rin at saka pa-share na rin sa iba. Lalo na doon sa mga kababayan natin na alabon na makakatulong sa kanila ang info na to at masasagot yung kanilang mga katanungan kung nasa ganyan din silang sitwasyon. Yung aking Facebook page na Chad Will Guide, sana ma-follow mo din ako doon. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima!